Hey mga Bababa Lovers! Welcome back to my YouTube channel! Alam ko sobrang daming nagre-request nito. Ang daming humihingi talaga ng help sa akin. Paano mag-start ng vlog? Ano ba dapat yung mga kailangan? So, syempre dahil 2020 ngayon, nag-invite ako ng mga tao na gusto talagang matuto kung paano mag-start ng vlog ngayong 2020. Ipapakilala ko sa inyo. Hi, I'm Mark Dawson. Hi, I'm John Ray Marquez. Hello po, ako nga po pala si Prince Lester Dabig. Hello po, ako po si John David Ponferrada. So ayan, kung bago pa lang kayo dito sa aking channel, isubscribe nyo na ang bell po garbes. At sobrang alam ko maraming manonood dito kasi ang dami-dami talaga na gustong matutong mag-vlog. So dahil nga nandito kayong apat sa akin, ang pinaka-importante kasi talaga sa pag-vlog is kailangan merong kang gamit. So kailangan mo talagang mag-invest para magkaroon ng mga panggamit ng isang YouTuber. At ngayon, ipapakita ko sa inyo ang pinaka-isa sa importante. So, kailangan, ang pag-start mo is kailangan meron kang tinatawag na tripod. Itong tripod na to is usually pang DSLR. Or kaya, kung kayo yung wala pa namang gaanong budget, pwede rin kayong mag- ano lang, yung maliit lang na tripod, depende naman yun. And then, ang pinaka-importante din sa lahat is yung in-invest ko, yung ring light. And then, ipapakita ko naman sa inyo yung kung saan ako nag-e-edit. Siyempre, ang pinaka-ano din is kailangan talaga may mga gamit. Kung may pera na, pwede kayo mag-invest ng laptop. Ayan. And ako kasi nag-e-edit lang talaga ako dito sa iPhone ko. And kung napapansin nyo as a vlogger, kailangan talaga kumpleto. Ganun talaga pag nag-i-start. Pero kapag nag-i-start, kung ano lang yung meron sa inyo, like kayo, meron kayong cellphone na pang vlog. Di ba, ang pinaka-importante naman dyan is yung camera. Hindi naman uso na yung black and white na camera kasi di ba wala nang ganun. So, yung cellphone na gamit nyo, ito Android to, di ba? Pwede kayo mag-start ng pag-vlog sa gamit yung phone. Kasi yung iba, ang dami nagsasabi na hindi daw sila, ano kasi kailangan daw agad-agad na camera. Hindi, kasi kung ikaw nag-i-start pala, kung ano lang yung mga gamit na meron kayo, doon kayo magpo-focus. Kasi kung ang focus nyo, meron agad kayo ng mga gamit, agad na bongga, eh baka hindi kayo, ano, tawag dito, baka wala agad-agad na mangyari sa'yo. Tatandaan nyo sa pag-vlog, in every year, nagkakaroon ng changes ang YouTube community. So, dapat kung gusto nyo na mag-vlog ngayon, like, ikaw, ilang taon ka na ngayon? 15 years old po. 15? 15 rin po. Ikaw? 15 rin po. And you? 14 po. Yes, exactly. Yung mga ganyang age na yan, kailangan mag-start na kayo. Kasi, pag umabot kayo ng 20s, baka millionaire na kayo. Kasi, ang pag-vlog, ayan, ang dami kasi talagang pwede nyong i-earn dyan. Ang daming pwedeng kitain. So, ngayon naman, tatanungin ko kayo isa-isa. Kasi, bago tayo magpatuloy dito sa tinuturo ko nga sa inyo, is tatanungin ko kayo ng question na dapat ninyong sagutin na nasa puso. So, start muna sa'yo, Mark Tuazon. Bilang papasukin mo na nga yung pag-vlog, ano ba yung, bakit ka ba mag-e-start na gusto mo nang mag-vlog? Ano ba yung nasa ano mo? Ba't gusto mo nang mag-vlog? Siguro po ano, para makatulong din po ako sa family ko na sa financial po. Ganon. Okay. Para din po makatulong sa family ko at yung mga kapatid ko pagdating ng araw, matulungan ko sa pag-aaral nila. Okay. Sa akin po, lahat, nasabi na po nila lahat. Pero gusto ko rin po kasi may influence yung ibang tao. Gusto pong, dahil po makulit ako, gusto na influence ko sila, mapasya ako sila. So yung akin naman po is, yun nga po, marami na po akong nasalian ng mga ibang mga ano dyan na pwedeng pagkakitaan. Pero hindi po nangyari. So, I'll try para po mag-vlog. Siguro dito po ako sisikat or dito bibida. Para rin po makatulong katulad po sa mga sinabi nila, financial problems po sa pamilya. Yun lang po. Ay, actually, maraming mga sikat na YouTuber na sinasabi na hindi daw sila focus sa pera. Pero tatandaan nyo guys, lahat ng trabaho, kailangan natin ng pera. Totoo yun, ako, na-flattered ako at saka gusto ko yung mga sinabi nyo na kailangan talaga ng pera. Kasi, alam naman, work tayo ng work ng isang bagay pero walang bumabalik sa atin. So, paano, ito ha, sa isang pag nag-vlog kayo, kailangan talaga natin ng pera para magkaroon tayo ng mga gamit na wala sa atin. Pero, eto nga, bibigyan ko nga kayo ng mga tips at saka techniques kung paano ba maging isang vlogger. Unang-una dyan, ang pinaka-importante dyan, pag nag-vlog kayo, is kailangan hindi kayo marunong mahiya.
So, kailangan ikaw nakikita ko sa personality mo. Anong name mo ulit? John Ray Marquez. Ayan, John Ray, na mahiyain ka. So, dapat maging makapal yung mukha mo. Kasi, ang vlogger kasi, iba yan sa artiste. Ang vlogger, ang kaibahan kasi ng vlogger at artista, kung yung artista, kapag wala silang project sa TV, wala na. Hanggang doon na lang yung career nila. So, nag-aantay sila ng project. Dito, as a vlogger, ang pinaka-importante dito, tayo yung artista. Anytime, kung everyday tayo gumagawa ng mga vlogs natin, hindi tayo malalao. So, yan yung pinaka-importante dito sa social media. Tayo yung, as a vlogger, tayo yung artista, tayo yung bida, diba? Yan yung pinaka-ano dyan. So, ngayon, ang vlog kasi, kailangan nating magkaroon ng 1,000 subscribers, which is para makuha mo yung 1,000 is dapat nag-upload ka. Upload ng upload. And then yung pinaka-ano dyan is kailangan natin ng 240,000 watch time. 240,000 watch time, equivalent niyan is 4,000 hours na requirements ni YouTube para ma-monetize yung channel ninyo. So ngayon, ang maano ko lang sa inyo is ipapakita ko sa inyo ngayon kung ano ba yung mga sound na kung saan kayo pwedeng kumuha, kasi delikado ang YouTube ngayon, ang bilis makapirate. So ngayon, mag-start tayo, ipapakita ko sa inyo kung paano ba kumuha ng music dito kay YouTube. Yeah, dahil nga sinabi nyo kanina, gusto nyo talagang kumita, which is kailangan naman talaga natin kung gusto natin mag-vlog, is kailangan talaga natin ng pera. So, ipapakita ko sa inyo yung inayin ko dito sa pag-vlog ko. Nag-start lang kasi ako noong 2018. So, bago-bago lang talaga. Nag-focus talaga ako kasi wala ko talagang idea noon. So, eto, hindi ko ito pinagmamayabang. Bagus, gusto ko ma-inspire kayo dito. So, eto yung mga inayin ko dito kay YouTube. Ayan. So, dito, tignan natin yung pinakakinita ko. Ayan. Gumita ako ng 117,000. Ayan. 117,000 sa pagbablog. Ayan, dito kay YouTube. Maliit, malaki. Malaki. O, diba? Talagang, pag sinabi nyo talaga, kapag sinipagan nyo talaga, mas okay. Pero pa yung mga sponsor. So, yung 2019, gumita ako ng almost half a million or nasa 900 plus. Kaya, ang blessed ko talaga nung year 2019. Pero, ako talaga yung klase ng tao na tinamad ako. Pag kasi tamad ka sa pagbablog. Kasi minsan, ito pa yung mga mapapayo ko sa inyo. Pag marami na kayong pera, ganyan-ganyan, parang hayahay na lang kayo. Yung parang ayaw nyo na muna magganto. Yun pala, yun yung mali doon. Kasi once nag-stop pala kayo sa pagbablog, is mag-i-stop din talaga yung in-in nyo dito. So ngayon, ipapakita ko naman sa inyo yung mga kailangan nyo malaman about copyright. Dito sa pagbablog, hindi nyo dapat gawin na kumuha lang ng kung ano-anong kanta kasi mamaya makopyright kayo or makasuhan pa kayo. So, dapat lagi kayo pumunta dito sa audio library at dyan kayo kukuha ng mga song na talagang ina-allowed ni YouTube na no copyright music na pwede nyong gamitin. Like, for example, ito. Ayan, tas ida-download nyo na lang yan. Ayan, dyan kayo kukuha ng sound. And ito pa yung mapapayo ko dito na like ikaw, kailangan tawag dito, mas updated ka, mas active ka sa social media. Kasi once na active kayo sa social media, ang pinakamalakas kasing promotion ngayon is yung Facebook, ba? Diba? Ang pinakamalakas. Then kapag malakas na kayo sa isang social media nyo, tsaka kayo gumawa ng, tawag dito, ng other social media kung saan magpo-promote. Kailangan maging friendly kayo sa mga fans nyo. Kailangan i-entertain nyo. Kinakausap nyo sila. Kailangan magpaka-framework kayo. Maging proud kayo. Walang masama sa pagiging framework. Yung mga ganyan. Kasi, sabi ko nga sa inyo, pakapalan ang labanan dito. Ang daming mga nagbo-vlog kahit mga artista. So, ang advantage lang natin is tayo yung nag-i-start pa lang at talagang nag-build pa lang ng ano natin, ng fandom. So, kailangan kung ano kayo sa sarili ninyo, maging totoo lang kayo. Kasi mararamdaman ng fans din kung para nandun lang kayo sa pera, nakapokus, nagloloko lang kayo, and then kailangan as influencer, kasi pag nag-vlog ka na, consider as artist ka na, consider as influencer ka na. So, kailangan ang nakikita sa'yo ng tao, kailangan totoo. Ito yung mga papayo ko sa inyo. Kung may problema, show it.
Diba? Kung masaya ka, go. Diba? Ganun lang yun eh. Kasi hindi sa lahat ng pagkakataon, hindi tayo nakakaramdam ng family problem or something na ganun. Pero ang pag-YouTube kasi, the more na mas maraming upload, the more na mas mahal mo yung ginagawa mo. At yung pinaka-tips na maibibigay ko sa inyo is kaibiganan nyo, magkaroon kayo ng collaboration. Kasi mas maraming family na nakapaloob sa inyo, mas mabilis kayong mag-vlog. Maraming technique talaga sa pag-vlog, kung paano magkaroon ng maraming subscribers, maraming views, at magkaroon talaga ng solid na fanbase. And tatandaan nyo ha, pag nag-start kayo ng vlogging, ang video na gagawin nyo is 10 minutes pataas. Kasi the more na mas mataas yung video, the more na mas matagal is the more na mas mataas yung watch time, na which is kailangan nyo para ma-monetize yung channel ninyo. And para magkaroon ng maraming subscribers, makisabay kayo sa uso. Like kunyari, mag-react kayo sa mga trending or something na ganon. And then kung dumating yung panahon na ayaw nyo na mag-react-react ng ganon, ang importante is na-monetize kayo. Then pakita nyo yung lifestyle ninyo, kung anong gusto ninyong content, kung gaming ba yan, kung fashion ba yan, nasa inyo, kung saan kayong magaling, yun yung ipakita nyo sa camera. Yun yung pinaka importante doon sa pag-vlog, yung mas maging active, maging relax, maging okay. And then ang pinaka importante na mai-share ko sa inyo, the more na sumisikat kayo is magkakaroon kayo ng maraming basher. Kung ayaw nyo, kung kayo yung klase ng tao na ayaw magkaroon ng basher, stop! Huwag kang magpasikat, huwag kang mag-video. Diba? Maging normal ka lang as person. Mag-post ka sa Facebook mo ng friends of friends lang. Pero kung public figure kayo, asahan nyo na merong mahusga sa inyo. And then tatandaan nyo ha, ang tips ko lang sa inyo pag paano mag-handle ng basher is the more na binabash kayo online, dapat gamitin nyo yan para maiangad yung sarili nyo. Kasi the more na tinatapakan tayo ng mga kamag-anak natin, ng mga basher, ng mga taong nakapalibot sa atin, the more na mas gumagaling tayo. Sa pag-vlog, hindi importante yung edit. Tatandaan nyo yan ha. Hindi importante yung maganda yung camera agad. Kasi habang tumatagal kayo sa pag-vlog, unti-unting nag-i-improve yung editing skills ninyo, yung camera ninyo, mapapansin nyo yan. Unti-unti kayong nagbabago. So, ngayon, may natutunan ba kayo? Ikaw, John David, ano yung mga natutunan mo sa mga sinabi ko? So, yun nga po yung mga natutunan ko dito is, kapag nag-vlog ka, di mo kailangan madaliin yung pangarap mo para makuha yun. Bagkus po kailangan mong paghirapan yung mga pangarap mo. Kasi nga sabi nga nila, kapag may pangarap ka po, try lang ng try hanggang sa makuha mo. Even na kahit di mo siya makuha, basta ibigay mo yung best mo para dun sa pangarap na yun. Tama. Sa naman po, yung natutunan ko dito ay yung matuto kang magtipid sa mga bibilin mo, kasi minsan nauubos rin yung pera natin na kinikita natin sa YouTube. Ang natutunan ko po sa sinabi ni Ma'am ay huwag pong mawawalan ng pag-asa sa vlog, kasi po kahit may mga basher sa paligid mo, dapat baliwalain mo lang sila, kasi wala po silang magagawa, kasi yun po yung gusto nilang gawin eh. Yun lang po. Naman po yung matutong halimbawa ay parang hindi makontento po sa parang kung anong meron ka ngayon, wag po makontento sa ganun. Kasi po halimbawa ngayon ang lahi po ng pera mo, tas parang gastos ka lang po, ang pera po kasi nauubos din po yan eh. Yan po. Ayan, natuwa naman ako sa mga sagot nyo at talaga namang nakinig kayo sa mga tinuro ko talaga sa inyo. Tatandaan nyo guys, ang kasikatan dito sa social media, hindi ito yung salitang paramihan ng likes, paramihan ng subscribers, paramihan ng viewers. Ang totoong labanan sa social media is to influence. Marami kang nai-influensyahan. Kasi marami ngayong social media influencer daw kuno. Pero pagdating lang pala, sa social media malakas. Pero pagdating sa personal, wala. So, ang labanan dito sa social media is patagalan. Tatandaan nyo, maraming artista na sikat, nabiglang nawala. Maraming mga sikat na nakilala sa social media, nabiglang nawala. Doon kayo lagi sa target na nasa gitna lang kayo, na kahit kailan hindi kayo mawawala. Pangit kasi yung isang boom malakas. So, dapat yung attitude nyo dito, talagang kapag binash kayo, dead man nyo, huwag nyo nang away-awayan, kasi ang basher, yung talagang magpapasika talaga sa inyo ng gusto. At yung basher, yung unang manonood ng mga vlogs ninyo. Kapag nagpa-apekto kayo, oh my God, mag-stop kayo sa ginagawa ninyo.
At ayun nga mga babablabbers, sana may natutunan kayo sa mga gustong mag-start ng vlog, walang tumutulong. Sana itong video na to is maka-inspire kayo dahil sarili lang talaga natin yung ano eh, yung makakatulong sa atin. Wala yan dun sa, ay eto may sikat akong friend, tutulungan tayo. Hindi, kasi dito sa social media talaga is sarili mo yung, kung gusto mo yung pag-vlog is kailangan pagsikapan mo. Sarili mo lang talaga yung makakaahon at makaka-achieve ng mga pangarap nyo. And then, ayun lang mga babablabbers, kung nagustuhan nyo po itong vlog na ito, i-like ninyo at mag-comment down lang po kayo kung ano ba yung mga tips sa social media yung gusto nyo bang malaman sa akin. I-share nyo na rin ito sa mga taong gustong matutong mag-vlog, yung talagang napanghinaan ng loob. And kung bago kayo sa aking YouTube channel, huwag ninyo kalimutang i-subscribe ang bell ko Garbes. I-click nyo na rin yung bell para ma-notify kayo sa aking mga video. And thanks for... Oh, shit!